Ako'y kawan, O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo ang lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa pagdiriwang natin ang banal na misa, papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya at sa pagkakataon ngayong Kwaresma na tayong makapagsisi at tumalikod sa mga kasalanang nagawa. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan nating luhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang obispo, kaparian, mga taong humihingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyano na hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang. Sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng pomay kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabahang loob nating sambitin, inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan at ang mga masama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magamit para sa amin ng iyong kapatawaran. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kayusan. Palalayain ko ang mga nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daraanan ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto. Sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sibene sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung meron mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalim niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino man taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang lahat po'y magsitayo. Pagkabuhay, ako't buhay, nabubuhay ng sinumang ako'y pinananaligan. Ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, ang aking ama ay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapa ng mga Hudiyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamaminga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayoy
ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama, ang siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipinakikita sa kanya ng Ama, at manggigilas kayo kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay. Gayun din naman, bubuhay ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ng anak, ang lahat ang anak. Tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita ay nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan kundi inilapat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay ng buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kanilang kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang, humahatol ako ayon sa sinabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang umaga sa inyo mga minamahal kong mga kapatid at maligayang pagdating sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, sa ating unang pagbasa, kay ganda noong binitawang pangako ng Diyos para sa mga tao, o sabihin natin para sa mga Israelita o kanyang piniling bayan, na ito rin marahil yung ipinapangako sa atin ng Diyos bilang kanyang mga tagasunod, bilang kanyang mga mananampalataya. Sinabi niya, sinabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan niya tayo. Pero ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ito rin po yung pinagmulan noong kantang, hindi ko nagkakamali ha. Yan, mga minamahal kong mga kapatid. Yung kinakanta sa patay. Mga minamahal kong mga kapatid. Though, na-attribute na talaga siya sa patay. Pero ito yung pangako ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo lilimutin. Kung sa pagitan, o kung may makakalimot man, sa pagitan ng tao at ng Diyos, hindi ang Diyos ang makakalimot. Bagkos ay ang tao. Bakit? Limitado tayo eh. Nilikha lamang tayo. Kaya nga, may tendency ho tayo makalimot. Halatang halata naman eh, pag nagkakaedad na ho tayo eh. Di ho ba? Marami nating nalilimutan. Ultimong birthday natin o di kaya mga special occasion, nalilimot natin. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, yun yung paalaala sa atin. Tayo yung nakakalimot.
hindi ang Diyos. Kaya nga, sa ating parte, mga minamahal kong mga kapatid, oo, sigurado na tayo. Hindi tayo malilimutan ng Diyos at aalahanin niya tayo lagi, mga minamahal kong mga kapatid. Pero tayo bilang mga tao na nakakalimot sa Kanya, ano yung maaari nating gawin para hindi natin malimutan ang Diyos? Kasi mga minamahal kong mga kapatid, pag tayo ang nakalimot sa Diyos, nako, kyari tayo. No? Mga minamahal kong mga kapatid. No? Kaya nga yung panahon ng Kwaresma, ito yung pinapaalala sa atin eh. Bunga ng kasalanan, no? Ito yung epekto. Nalilimot natin na nalilimutan nating tumawag sa Diyos. Nalilimutan natin ng alalahanin siya. Lalo tigit sa mga sandali na kinakailangan natin siya. At kung maalaala natin, ayun, too late na. Kaya paalaala at hamon para sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. Paano tayo hindi makakalimot sa Diyos? Una na rito, mga minamahal kong mga kapatid, paalaala niya. Let us see God in everything. No? Good and maybe evil. Alalahan natin si Jesus. Alalahanin natin ang Diyos sa lahat ng bagay na nakikita natin dito sa mundong ating ginagalawan. Lalo tigit sa mabuting bagay. No? O sabihin natin, idagdag na natin, everything eh. Kahit dun sa masama. Kasi may kapangyarihan ng Diyos na kahit yung masama, kayang-kaya niyang gawing mabuti. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa pagtunghay natin, ano, sa pagtingin natin sa mga nakapaligid sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, sana yung kaagad na makita natin ang Diyos na siyang lumikha dito. No? Makita natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Nilikha nga niya yan eh, para sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan. Though ang feeling natin, pinababayaan tayo, pero hindi siya nagpapabaya. Mas inuna niya nga, nalikhain yung kinakailangan natin bago tayo. No? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sana, no? Sa bawat pagising natin sa umaga, no? Sa pagtahak natin at sa pagharap natin, sa bawat hamon ng ating buhay, yung makita natin, pinagkakaloob ito ng Diyos sa atin. Dahil hindi niya tayo nililimot, hindi niya tayo pinapabayaan. Makita nawa natin sa biyaya at grasya ng Diyos na ang bawat ipinagkakaloob sa atin na grasya niya, no, ay palatandaan na hindi tayo nililimot ng lumikha sa atin. At pangalawa, mga minamahal kong mga kapatid, para hindi natin lalong malimutan ang Diyos, no, makita nawa natin, hilingin natin sa banal na misang ito na makita natin ang Diyos sa ating kapwa. No? Kasi nga, nandun pa rin yung katotohanan, no? Na tayo nilikhang kawangis at kalarawan ng Diyos. No, sa pagtunghay natin sa ating kapwa, makita nawa natin yung mukha ng Diyos. Maamoy nawa natin yung amoy Diyos. Maramdaman natin dawa yung presensya ng Diyos. At huwag naman husan ang dumating sa punto, mga minamahal kong mga kapatid, na pag sitingin natin sa ating kapwa, ay ang masabi natin, ay Diyos ko po, nandini naman na rin taong ere. No? Sana makita natin, no? Na bawat nilalang, bawat tao, kawangis at larawan ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, kahit sabihin natin masama yung ginagawa, hindi kaaya-aya ang pagmumuka, kawangis at kalarawan pa rin yan ng Diyos. Bilang palatandaan na hindi niya tayo nililimot, hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwan ng banal na misa, isang palatandaan din, mga minamahal, na hindi tayo nililimot at hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Dahil araw-araw, ipinagkakaloob niya lagi ang kanyang katawan at ang kanyang dugo bilang pagkaing nagbibigay buhay para sa ating lahat. Na ngayong panahon ng Kwaresma, pinaghahandaan natin, no, yung kanyang sakripisyo, no, para sa ating lahat na taong makasalanan
sakripisyo niya para talamang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Tayo, mga minamahal ko mga kapatid, sana, oo, hindi nakakalimutan Diyos. Sana, idalangin din natin sa banalamisang ito na huwag tayong makalimot sa ating Panginoong Jesus. Pagpalain nawa tayo ng pumay kapal, ngayon at kailanman. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito. Handog ng iyong bayan sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito. Handog ng iyong bayan sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakalamangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito nawa ay maganap sa kapagpapatawad ng mga kasalanan at sa kapagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamayas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila na lahat ang narito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa biyay ay nagpalakad at napiramay sa lalat. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng managkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, awitin natin ang buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami masama. Hiniling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagalaw mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mahal po
siyang sama. Panginoon, iyong pahintulutan kasalo sa'yo kahirapan, masama ay mapaglabanan sa ayunot pagdarasal. Ngayon nga sa 40 araw, ang isasagawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na paring ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kasalanan sa amin ay nikain bagong puso at damdamin ngayon nga sa 40 araw. Sa amin ay nikain bagong puso at damdamin ngayon nga sa 40 araw. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ang banal pa'y kinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan nang iyong dinulot para sa aming kagalingan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Letters for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay nanyahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo
sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo ay mahindasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahala sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay, amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay, amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanon sa una, ngayon at ang pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong paikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.